makinig ng isang kwento. Tumatawa yung kapatid ko kasi alam niya pag ako nagkwento, eh, masaya. Pero hindi ako magjo-joke, ayan na. So, itong kwento na to ay, ito ay patungkol sa tatlong mga ngaso or hunter. Ayan. Sila ay mga ngaso ng isang usa. Ay, ay walang ganun ah. Iba yun, iba yun. So, yung amo nila, yung master nila is sinabihan sila na humayo at mangaso ng isang usa. So, ang binigay sa kanila ay yung baril, pare-pareha sila ng uri ng baril at iisang, tigi-isang bala. So, yun na, humayo na sila at pumunta sila sa, syempre sa kagubatan yun dahil dun sila mangangaso, hindi naman sa dagat, diba? Doon sila sa lugar na kung saan posible makahanap sila ng mauhuli na usa. So yung isang mga ngaso, yung hunter number one, siya ay bumaril, nakakita siya ng usa. So bumaril siya. Nang bumaril siya, dumaplis sa tenga ng isang usa. At paglapit niya ng patakbo, kumuha siya ng bato at yun ang ipinukol sa usa. At napilayan yung isa dahil tumama yun sa paa. Pero nahuli niya, di ba? Dumaplis sa tenga. Yung pangalawa naman ng mga ngaso, yan, bumaril naman siya. Tumama rin sa tenga ng usa. Pero paglapit niya, nang tingnan niya yung usa na nakahiga na, nakita niya tumagos yung bala pat hanggang sa kabila. Pumasok sa kabilang tenga, tumagos sa kabila. At yung pangatlo, nakita niya kasi yung mga strategy na ginawa ng una at pangalawa eh. Sabi niya, ito yung magandang technique. Aakyat ako sa puno, sa mataas na lugar. At pagbaril niya, tumama sa tenga. At tumagos sa puso. So ano ba yung mensahe nitong kwento na to sa tingin niyo? Pinapakita dito kapatid na posible na ikaw yung isang usa? Na baka ikaw yung nahuli ng unang mga ngaso na yung salita, ayun ay ang bala, pero dumaplis lang sa tenga. Posible na antukin ka ngayon, hindi mo pansinin itong nagsasalita sa harap o mismong salita ng Diyos. Pwedeng hindi mo pansinin o hindi ka interesado na pakinggan. Or posible ikaw din yung usa na nahuli ng ikalawang mga ngaso na bumaril, di ba, pumasok sa isang tenga, pero lumabas sa isang tenga. Pwede yung salita na mapakinggan mo ngayon, ngayon mo lang mapakinggan, pero maya-maya ay mawala o hindi mo na maalala. O ikaw, yung pangatlong usa na nahuli ng isang mga ngaso na tumagos sa tenga hanggang sa puso. So ngayon, hindi ito pagkukondem o ano pa man, kundi i-check natin ano bang uri tayo ng tagapakinig ngayong gabi. Okay? So bago tayo, so ito po ang ating tema ngayon ay mission. Ayan, paki-flash na po ng ating power. Ay! So, ang tema natin ngayon ay mission. Nung nakaraan, di ba, mga names and titles ng Lord, ngayon naman, mission. So, ngayon, malalaman natin, ano ba yung mission? Ano yung Great Commission? Ano yung kahalagan ng mission? At ano ang nilalaman ng Great Commission? So, bago tayo magtuloy-tuloy pa ay alamin muna natin, ano nga ba yung salitang mission? So, ang salitang mission, ito ay originated in 1598 when Jesus, the members of the Society of Jesus, sent members abroad. So, ang salita po na mission ay nasa Latin word na missionem o missio. Hindi missio, ha? Missio. Magkatunog, di ba, missio? Inuulit pa. Missio meaning the act of sending or mitere meaning to send.
So yung salitang mission ay may pagkakaiba siya. Halos magkahawig siya salitang purpose, di ba? Parang halos magkatugma sila. Pero pag sinabi kasing purpose, ito yung layunin mo or rason, pinakarason kung bakit ka nag-exist, mga ganung bagay. Pero kapag sinabing mission, ito ay isang important task o mahalagang gawain. At pag narinig natin yung mission, possible na maisip natin yung pag-travel, pagpunta sa iba-ibang lugar. Kaya 'di ba sa mga dito mga doktor, mga nurse, mga ganung may tinatawag na medical mission, 'di ba? So 'yun, mission 'yun. Commonly talagang pagpunta sa iba't ibang lugar. At isa pang kahulugan ng mission, it is a specific task. So mayroong isang specific task na ibinigay sa isang tao or grupo ng mga tao para gawin. And also, it talks about what you do and for whom you do. Ito talaga yung pinakahulugan nitong mission. It talks about what you do, ano yung ginagawa mo, or ano yung task na gagawin mo, at para kanino mo yung ginagawa. So mission, it is not primarily an activity of the church. Ang mission talaga ay hindi pangunahin na activity ng isang simbahan, kundi ito talaga is isang attribute ng Panginoon. Galing, no? Sabi dito, one of the consequences of affirming that mission is an attribute of God and part of the divine nature is that the mission of God does not have an end. Ang mission ng Panginoon ay walang katapusan. At ito'y magpapatuloy hanggang sa magpa sa walang hanggan. So, another trivia pa natin na ang mission, in Greek word, ito'y salitang apostol. Ascending. So, ano nga ba yung mission, unang naging mission ng ating Panginoon, ng ating Diyos? So yung unang naging mission ng ating Diyos is to inspire people to work with the materials He provides. Diba nang likhain niya yung lahat ay prinubayad niya ng lahat, ibinigay na sa tao. At yung unang gawain natin is alagaan at pasaganahin yung nilikha ng ating Panginoon. Pero nag-fail tayo dun. Diba? Nag-fail tayo sa pagiging good stewards ng Panginoon. Pero yung pagkilos ng Lord sa ating buhay, yung purpose na inihanda niya sa ating buhay, ay hindi doon nagtatapos. So sabi, He give us a place to live and worship Him. Yan yung unang naging mission. Dahil ang Lord, ang Diyos, siya po ang unang missionary. At ngayon naman, ang ating mission sa ating simbahan, ito ay connected po sa Great Commission. So our mission is to make disciple who will disciple. So next slide po. So Great Commission, it is mentioned in the Bible 5 times. 5 beses po na-mention ang Great Commission. At ito'y nasa 4 Gospels at sa Books of Acts. And one of the most important and final assignments Jesus gave us after His resurrection is the Great Commission. So ang Great Commission po ay mababasa natin sa Matthew chapter 28:18-20. So yan, makipagbukas po tayo or kung may notebook tayo, ballpen tayo, mag-take down notes tayo. So yan, basahin po natin sa Matthew 28, chapter 18-20. So sabi dyan, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. So, Great Commission, ito ay, kung bakit tinawag ito na great, dahil ito yung dakila or final assignment na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus bago siya pumunta sa langit. At ito ay pagpapatuloy ng pinasimula ng ating Panginoon. So,
iisa-isay natin bawat verse, bawat verses. Sa next slide po. So in Matthew 28:18-20. So yung sa first bullet natin is, it's not a suggestion but a command with authority. So sabi diba sa verse 18 na all authority was given to me. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has given to me. So God's great mission is to restore humanity to Himself. Yun yung great commission ng ating Panginoon na i-restore, i-reconcile yung tao muli sa Diyos. Kasi nagkaroon diba ng gap dahil sa kasalanan ng tao. So, kaya ipinadala ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak upang ma-reconcile tayo sa Diyos. Mapalapit muli tayo sa Diyos. And this call to us, His church, tayo pong simbahan, hindi lang basta yung kapag sinabing church, hindi yung building mismo, kundi tayo mismo ay ang simbahan ng ating Panginoon. And His church, we are called to take part in the mission. Parte tayo ng mission ng ating Panginoon. So it is a mission that has been at play for thousands of years and continues still today. So 2,000 taon ang nakakalipas, ngayon, hanggang sa mga susunod pang panahon, magpapatuloy ito hanggat hindi pa dumarating ang ating Panginoon. Yung Great Commission, magpapatuloy yan. So, sino ba yung key sa ating mission? Ang key sa ating mission ay ang Panginoong Hesukristo. Siya yung pinaka kahulugan ng mission na to. Pinaka sentro, pinaka puso nitong Great Commission na ito. So, through Him, we are granted access to take part in it. Dahil sa Panginoong Jesus, siya yung naging susi kung bakit tayo kaisa sa dakilang duty or task na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. At siya yung naging halimbawa, siya ang ating first missionary din. Diba? Physically, ang Lord ay nagkatawang tao at nag-mission sa iba-ibang lugar. Hindi lamang siya nanatili sa mga templo, kundi lumabas siya sa mga kalsada, diba? Mga iskinita, lahat tumawid ng dagat, lahat pinuntahan na grabe, maaga pa lang gumising ng Panginoon, nanalangin buong magdamag para pagising niya. Iyan, pupunta siya sa isang lugar para doon ipahayag ang kaharian ng Diyos. Para doon gumawa ng himala, para ipakita na mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Mayroong Diyos na gusto na makapiling ka, makasama ka. So it is not the church that has a mission of salvation to fulfill in the world. So hindi mission ng church na tayo mismo yung parang magdadala ng salvation or tayo magiging rason para maligtas. Kundi tayo lang yung tagapagdala ng mensahe ng ating Panginoong Jesus. Hindi tayo magiging rason. Kaya yun minsan yung nagiging hindrances kung bakit, alam mo yun, nahihirapan tayo na i-approach yung iba, ipahayag yung salita ng ating Panginoon. Kasi iniisip natin na na parang takot tayo na ma-reject. Yun kasi feeling natin kapag ni-reject, parang tayo mismo yung nare-reject, di ba? Pero hindi natin alam na mismo ang Panginoon yung nire-reject nila kapag ipinapahayag natin yung mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. So it is not the mission of the church to fulfill the salvation. So yan, purihin ng Panginoon. Palakpakan mo nga ang ating Panginoon.
Panginoong Jesus. Grabe, no? Yung kaaway. Nagsisimula pa lang tayo. Nag-iinit pa lang, pero may... Ay, nako. Natatakot na mapakinggan ito. Pero kaya, kapatid, makinig kang maigi. Kasi, gumagawa siya ng distraction para, ano, maano ka eh, di ba? Pero pakinggan mo itong maigi. Huwag kang magpa-distract sa anumang ingay na naririnig mo ngayon. Pakinggan mo yung tinig ng banal na espiritu ngayon. So it is not the church that has a mission of salvation to fulfill in the world, but it is the mission of the Father, the Son, and the Holy Spirit that include the church. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu yung magiging source at kaisa tayo doon. We are co-workers ng Lord para maipahayag yung mabuting balita sa mga tao na hindi pa nakakarinig ng kanyang salita. So, ang nagsugo sa atin para humayo, para ipahayag ang mabuting balita ay ang Panginoong Jesus. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Siya ang may highest authority sa lahat. Kaya wala tayong dapat na ikatakot na ipahayag yung mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Mas lalo nating ipagsigawan, mas lalo nating sabihin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kasi yung mabuting balita, yun yung ating napakinggan, nagkaroon tayo ng pananampalataya, doon tayo naligtas, kaya mas mainam na ibahagi natin sa iba. So pangalawa, it is a command to go. So in verse 19, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, sabi dito, therefore, go. It is a command to go. Hindi command na para magstay ka lang dito sa loob ng church. O mainam na dito natitrain tayo sa loob. Dito tayo, di ba, dinidisciple, tinitrain. Para humayo, para lumabas. Kasi hindi lang, di ba kanina napakinggan natin na yung term na mission ay apostol. So parang commonly pag napakinggan natin is para lang to sa mga lingkod ng Diyos na may calling. So hindi to para sa akin. Pero kapatid, ito'y para sa'yo. Once na tinanggap mo ang Panginoong Jesus, tinanggap mo na rin yung mission na sinabi niya. That is our call to take part in the mission. And it is an honor that we can work with God. Isang pribilehiyo po ito na, alam mo yun, maging co-workers ng Lord sa kanyang mabuting balita, sa paghahayag ng kanyang salita sa mga tao. Ito yung nagdulot ng kaligtasan sa mga tao na mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So it is not just a mission for others. Ayan nga yung sinasabi kanina, hindi lamang ito a mission para sa mga taong may calling, mga pastor, or kung sino man ang mga leaders, kundi para sa lahat. Minsan, makikita natin na parang ayaw kong na gawin yun kasi nakakahiya, di ba? Pag nakikita natin, kapag may nag-share, tapos nakikita natin na nire-reject sila, parang ayaw, pinanghihinaan din tayo ng ano, ng loob. Na parang, what if kapag ako na rin sa sitwasyon na yun, ay hindi ko kayanin yung rejection na mararanasan ko. Even ako personally, ganun din may mga ano na, kapag nakikita mo na may ginagawa sila, parang nakakaya namang istorbohin. Pero, yung dala-dala mo naman ay mabuting balita. Yung iba nga, di ba, yung mga nakakahiyang bagay is bulgaran pa nilang sinishare, pinapahayag. Yung mga chismis, ipinapahayag. How much more, ito hindi ito chismis, totoo to kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. At marapat lamang na ibahagi natin ito sa iba. Ibahagi natin ito sa ating paaralan, yan, sa mga nag-aaral, sa mga nagtatrabaho. So, yung lugar na kung nasaan tayo ngayon, isipin natin, ito yung perpektong lugar para maibahagi natin ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus.
Kunyan, kahit nakaupukal ka lang dyan sa labas, perpektong lugar yan para pag may mapadaan, maibahagi mo ang kabutihan ng ating Panginoong Jesus. Sumasakay ka man sa jeep o kung ano pa man na transportation, pagkakataon yun na maibahagi mo ang ating Panginoong Jesus. Our call is to live on mission and take the message of Jesus into workplace, school, etc. Yan yung ating mission. And Jesus never said, go to church building and pray for God to send people in. Kaya nga ang sabi dyan sa pangalawa, di ba? It's a command to go. Hindi lang tayo basta nananalangin na, Lord, magpadala ka pa ng mga taong papasok kasi hindi lahat churchgoers, kapatid. Hindi lahat pumupunta ng church. Kaya ang pinakakuman sa atin, go, lumabas tayo. Kasi nandun sa labas, yung mga tao na nararapat na makarinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Dito sa atin, di ba, may mga pagkakataon na parang paulit-ulit na lang tayo nauumay. Pero how much more, di ba, yung mga tao na uhaw, na gustong mapakinggan ang mabuting balita ng ating Panginoon. Bakit hindi natin sila puntahan? Di ba? Parang ano lang yan eh. Kunyari sa isang mahabang lamesa, nagbigay ka ng ano, sa first row ng pagkain. Tapos hindi ka pa nga nakakapunta ng first row, magpapangalawa na yung nasa unahan. Di ba? Unfair yun. So kailangan hayaan natin na lahat makarinig ng salita ng Diyos. Hayaan natin na lahat makakain, manamnam yung kabutihan ng Diyos. Hayaan natin na yung naranasan natin, di ba kapag natutuwa tayo, gustong-gusto natin na i-share, di ba, sa iba. So ganun din naman, kapag na-enjoy natin yung kabutihan ng Diyos, ibahagi natin sa iba. Ibahagi natin ang Panginoong Jesus. The Great Commission is to teach them to obey what Jesus had commanded us to do. In verse 20, sabi po dito, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So let's be aware of God's mission while being on mission. Maging aware tayo na nasa mission tayo. Nakaisa natin, kasama natin ang ating Panginoon. Kasi di ba ang pangako niya, nasasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng mundo, na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Jehovah Shammah, sasamahan ka niya. Natatanda niyo pa ba yun? Sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwan, ipababayaan. Yan ang pangako niya eh. Kaya nga di ba dapat... Alam mo yung dapat talaga hindi tayo natatakot na ibahagi ito eh, yung mabuting balita ng ating Panginoon. Kasi kasama natin siya mismo, yung mismong nagsugo sa ating kasama natin. Di ba? Na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ang banal na Espiritu, siya yung mangungusap sa tao na babahagi na natin ng mabuting balita ng ating Panginoon. Minsan nakakatakot na parang kapag kaharap na natin yung tao, sabihin na natin yung kabutihan ng Diyos, yung mabuting balita, ay, alam mo yun, parang isipin natin, ano kayang sasabihin ko para, alam mo yun, maano mo siya, yung parang maakay mo siya, mapaniwala mo siya, may mga ganun tayo na strategy, di ba? Para manampalataya, ito gagawin natin lahat. Pero hayaan natin yung pagkilos na yon ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu yung mangungusap doon sa tao na babahagi na natin ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. So in fact, it is our obedience to His prompting and guiding that ensures we are a mission effective. Ito ay yung mission... dumarating sa pagkakataon na tayo lang mag-isa. Di ba may mga ganun? Minsan mayroong mission na may mga kasama tayo. Pero yung mission hindi natin magagawa kung walang banal na Espiritu.
So may kasama man tayo, literal or wala. Hindi pa rin naman din tayo nag-isa dahil nandiyan ang banal na Espiritu, kasama natin siya. So God has given us both the ministry and the word of reconciliation to reconcile men to God. So binigay sa atin ng ating Panginoon, hindi lang basta yung Great Commission, kundi ministry, gawain, or yung task natin, and the word. Yan yung gospel, kapatid. So now He commissioned us to tell this good news to all people everywhere. So we are given both identity and the purpose when we accept Jesus. So tayo ay ligtas at tinawag ng ating Panginoon. Yan po yung purpose or mission ng ating Panginoon. A mission which needs to be outworked not just in church but in our homes, schools, streets. So yung mabuting balita ay pwede nating ibahagi. Siyempre sa ating Jerusalem, ang ating tahanan. Sa Samaria, mga ating mga kapitbahay, mga kamag-anak, ang ating Judea, sa mga tao na sa paligid natin, kakilala man natin, or mga tao na nakakasalamuha natin. Ibahagi natin ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. So ngayon na nalaman natin ang Great Commission, ano nga ba yung kahalagahan nitong Great Commission? Sa next slide po. So yan, share ko lang din itong na-research ko about sa Great Commission. So sabi dito, only 17% of churchgoers surveyed could accurately describe the Great Commission purpose and scope. So hindi lahat ng mga tao na nag-i-stay dito sa loob ng church ay alam yung ibig sabihin ng Great Commission. Kasi ngayon ay commonly na mga napapakinggan nila is about tithing, mga ibang topic, pero yung Great Commission, bibihira nilang maging topic, bibihira nilang mapakinggan. Kaya parang bago sa kanila, or kaya minsan kapag narinig nila or makita nila yung parang bigat nito, or parang ang hirap gawin itong Great Commission ay hindi na naituturo, hindi na nagagawa. So sabi dito, 95% of all Christians have never won a soul to Christ. Kakalungkot, no? 95% lahat ng mga Kristiyano ay... Pero makikita natin na parang sa mga social media, may mga nagbabahagi ng ano. Pero hindi pa rin yun sapat. Kaya nga sabi ng Panginoon na manalangin pa tayo, manalangin pa kayo na magpadala ang Diyos ng mga manggagawa. Dahil marami yung aanihin, pero kakaunti ang mag-aani. Kaya tayo narito para maging bahagi ng Great Commission ng ating Panginoong Jesus. So 80% din ng lahat ng mga Kristiyano do not consistently witness for Christ. Nakakalungkot, no? Check natin ang ating sarili. Meron pa bang desire sa puso natin na magbahagi ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesus? Or baka tayo din mismo personally is nanineglect natin. Parang nawawala na tayo ng passion na magbahagi ng salita ng ating Panginoong Jesus. Baka puro na lang tayo ministries. Pero yung pinakadakilang duty or assignment na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus ay naisasantabi na. So, church, gising-gising tayo. Maging aware, maging awake. Baka busy na tayo sa maraming bagay. At ito nga, naisasantabi na natin yung higit na mahalaga na dapat ito yung mas pinapriority natin ngayon
pero mas nakafocus tayo sa ibang bagay. Kung bakit mahalaga ang Great Commission, dahil ito ang puso ng ating Panginoon. Sabi sa 1 Timothy 2:4, yan sa ASNB, nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. At sa Gawa 4:12, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lamang. Si Jesus lang. So it's God's loving desire to reconcile humanity to Himself, and the Great Commission plays an integral role in His plan. Ito yung puso ng Panginoon. Grabe yung pagdi-desire ng Panginoon na maligtas ang lahat. Kaya nga hindi pa siya bumabalik eh. Dahil binibigyan na ng pagkakataon yung mga tao na kapag makarinig ng mabuting balita ng ating Panginoon, ay diba, tanggapin nila ito sa kanilang puso. Kapatid, kapag narinig mo ang mabuting balita ng ating Panginoon, huwag mo nang patigasin pa ang iyong puso. Tanggapin mo ito. Sabi niyan, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. Dahil alam naman natin na ang Panginoong Jesus, siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung ang Great Commission ay ito yung puso ng ating Panginoon, naway ito rin yung tibok ng puso natin na gawin itong Great Commission. We also can be moved with compassion toward those who are untouched by the gospel. Magkaroon tayo ng constant pursuit para sa mga lost soul. Huwag tayo na maging selfish na, okay na to, nag-grow naman ako, so kontento na ako dito. Dapat kung ano yung naranasan natin na pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa ating buhay, ibahagi natin ito sa iba. So, testimony ko nga yan, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kapag, alam mo yung kapag nangihina ako, lagi kong inaalala na, Lord, paano kung napagod yung kapatid ko na paalalahanan ako? Na, Te, mag-church ka na, bumalik ka na kay Lord. Paano kung napagod sila? O yung mga tao, napagod sila na manalangin para sa akin. O may mga tao na binigyan ng ganitong gawain, pero napagod sila na magbahagi. Paano na lang kaya yung iba? Magkaroon tayo ng compassion para sa mga lost soul. There is element of urgency when harvest come. Diba napapansin natin sa isang probinsya, kapag oras na ng anihan, kailangan anihin mo na yung palay. Kasi kung hindi, ano yung mangyayari? Masisira, mag-overripe, so hindi mo na mapapakinabangan. So ganun din, kapatid, kailangan kapag narinig mo ang mabuting balita, tanggapin mo at ibahagi mo rin sa iba. Ipasa natin sa iba. Huwag nating hayaan na yung bagyo, yung mga pagsubok na nararanasan nila, manatili na lang doon na wala namang Diyos na may pakialam sa akin eh. Pero yung Great Commission, doon nila maaalala na mayroong Diyos na namatay para sa iyo at para sa akin. Na kung minsan, di ba, feeling natin na parang napaka-unworthy ko naman, di ba? Na worthless ako, na failure ako, yun yung naiisip natin. Pero tandaan mo, kapatid, mayroong namatay para sa iyo. Yun ang Panginoong Jesus. Kaya hindi mo dapat nilalang yung buhay mo na yan. Na buhay lang to, ito ganyan, matatapos din, magwawakas din yan. Hindi ganun, mayroong Diyos na namatay para sa'yo. Ganun kakahalaga.
If we really want to reap the harvest of our generation, then let us rediscover the urgency, passion, and zeal of the early church. Yung ating yung early church dati nang nagkakatipon sila at bumaba ang banal na espiritu sa kanila. Kahit saan sila magpunta, ibinabahagi nila ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yung persecution na naranasan nila hindi naging way para huminto sila na i-share si Jesus sa iba't ibang lugar. Kundi yung persecution na naranasan nila, yun pa yung mas nagpagrabe ng eagerness nila na ibahagi ang Panginoong Jesus. Much more on na persecute sila, mas lalong grumagrabe yung pagdedesign nila na totoo nga, yun yung patotoo. Kasi gusto nang ihinto ng ano yun, gustong pigilan ng iba, pero yung salita ng ating Panginoon ay hinding-hindi mapipigilan. Kaya naisin mo na maging bahagi ka ng pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Masarap, di ba, kapag bahagi ka ng isang, kunyari, sa isang grupo ng mga mananayaw, di ba kapag mag-champion at nandun ka mismo, kay ikaw mismo yung sumayaw, di ba kasama ka dun sa sumayaw, parang ang saya, di ba? So ganun din, kapatid, maging bahagi ka ng pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Magkaroon tayo ng ng urgency. Hindi dahil sa parang nagmamadali na gusto na natin, Lord, bumalik ka na. Hindi ganun. Kundi gusto natin, di ba, na mas dumami pa yung magpuri sa ating Panginoon, mas marami pa yung maka-fellowship natin na magpapalakas ng ating pananampalataya. Kasi kapag hindi natin nagagawa itong Great Commission, sa totoo lang nababawasan din yung membro ng ating simbahan. Nag-go sila sa ibang bagay. Yun yung nakakalungkot, kapatid. Let's also rediscover the passion and the zeal of the early church. Yung zealousness nila, yung desire nila na ibahagi ang ating Panginoong Jesus. Dapat ayun din yung naisin natin. Ipag-pray natin na, Lord, yung intimacy ko sa'yo, panumbalikin mo. Yung unang pag-ibig ko sa'yo, panumbalikin mo. Upang patuloy ko na maihayag, i-refresh mo sa akin itong salita mo na to. Yung mensahe mo ng pagliligtas sa amin. Kasi baka wala na yung pananabik natin, yung excitement natin sa ating Panginoon. Kaya ganun din, nahirap tayo na ibahagi siya sa iba. So, ang Great Commission or ang kahalagahan ng Great Commission ay ito ang puso ng ating Panginoon. At ikalawa naman ay yan, pagpapatuloy ng pinasimulang gawain ng Panginoong Hesukristo. So sa Efeso 2:10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa may itinalagana ng Diyos na gawin natin. At sa Marcos 13:10, wait lang. Ayun, nagkamali sa Marcos 13:10. So, yan, makipagbukas po tayo. So, sabi po dito, dapat munang maipangaral ang magandang balita sa lahat ng bansa bago dumating ang katapusan. So expect natin na lahat din ay makakarinig ng mabuting balita ng Panginoon. Gawin mo man itong Great Commission or hindi, lahat ay makakarinig ng mabuting balitang ng ating Panginoon. Lahat hahanapin ito, nanaisin ito.
Kaya kapatid, kung naisin mo na maging parte nitong gawa, malaking gawain na ito ng ating Panginoon na inihanda niya para sa atin noon pa man. Yan yung purpose mo. Yan ang mission ng ating Panginoon. So every believer is commissioned and called. So our great commission is to go and preach the gospel, share the word of God, baptize them, disciple them, and teach them. Ayan yung gawain natin, every believer. So our holy calling is to witness. Tayo magiging saksi. Dahil nakita natin, naranasan natin mismo yung kabutihan ng Panginoon. So ikaw mismo, effective witness ka ng mabuting balita ng ating Panginoon. Diba? Yun yung katangian ng isang effective witness. Kapag mismong literal na nakita mo, naranasan mo, nakita mo yung mismong pangyayari. So masasabi mo na ito yung katotohanan. Na kahit anong mangyari, ipaglalaban mo itong katotohanan na ito. Kasi naranasan mo. So serve, it is every believer's God-given authority to minister. So kahit sa simpleng mabuting bagay na ginagawa natin sa ating kapwa, pwede yun maging way upang ma-share natin si Jesus. So wherever you are, it's your mission field. So ayan. Your place is the perfect place to share Christ. So it involves crossing generational barriers. So disciples must engage every generation around them. So tayo mga kabataan, ibahagi natin si Jesus sa kapwa nating kabataan. Mga magulang, ibahagi natin ang ating Panginoong Jesus. Makiisa tayo sa every fellowship natin sa church, pero makiisa din tayo sa paghayo, sa pagbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. So next slide po, yan, malapit na po tayo matapos. 30 minutes lang po ito, pero naway may naano tayo, nauunawaan tayo. So the Great Commission, it is to share the gospel. So ano nga ba yung mabuting balita? Ano nga ba yung gospel? So ang gospel ay makikita natin sa 1 Corinthians 15:3-4. So sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan, inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. So ang mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, siya ay inilibing at muling nabuhay at mayroon siyang pangako, siya ay babalik sa atin. Babalik para makasama tayo. So tandaan natin, ng mabuting balita o ang gospel na ating ibabahagi kapag tayo ay hahayo ay ito, na si Kristo'y namatay, siya ay muling nabuhay, at siya ay muling babalik. It is not God's will that man perish. They perish because we have not given them the gospel. Hindi kalooban ng Panginoon na mapahamak yung tao. Pero hindi ibig sabihin na, alam mo yun, na hindi na ang Lord yung may control ng lahat. Kundi kaya may napapahamak na ibang tao dahil tayo mismo na tumanggap, nakarinig ng mabuting balita ng ating Panginoon, ay hindi natin ibinabahagi ito sa iba para mapakinggan at tanggapin din nila ang ating Panginoong Jesus. Ano man yung mga bagay na alam natin na mabuti, kapag nineneglect natin, kasalanan yun.
So kapag nini-neglect natin itong command ng ating Panginoon, sinasabi natin na I want to be like Christ. Ang Panginoong Jesus nga, di ba, nag-mission. Tapos sinasabi mo na gusto mo maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Siya na ngayon naging una, naging halimbawa sa atin. So dapat ganun din yung ating gawin. Ibahagi natin ang paghahari ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga tayo magpapatuloy. Kaya kaninang umaga, kaya sinabi ng mensahero ng Panginoon na hindi talaga tinapos ng Lord para maging parte ka ng kagalakan ng Diyos. Diba? Maging extension ka ng pagpapala niya. Kagaya rin kanina sa inawit kanina ng ating song leader na gusto ko, Lord, na ako yung maging kamay mo, maging paa mo. Diba? Parang maibahagi yung mabuting balita sa iba. Parang yun din yung kwento sa amin. Nung elementary kami, na merong parang madre daw doon na pumunta sa loob ng isang presinto. So nakita niya doon, kasi meron daw doon na chapel, mga ganun daw. May chapel. Tapos nakita niya na si Jesus na nakapako, walang kamay, tapos walang paa. So nagtanong daw yung bata doon sa madre. So bali anak yun ng isa ring bumibisita, yung tinanong niya. Mother, bakit po walang kamay at walang paa si Jesus? Ano bang nangyari diyan? Nasira po ba 'yon? Pero may nakalagay doon sa baba na kung bakit wala siyang kamay o walang paa para ikaw yung maging kamay at ikaw yung maging paa ng ating Panginoong Jesus. Tayo yung extension ng pagpapala ng Diyos sa iba. Tayo yung extension ng pagliligtas na gagawin ng Diyos para sa lahat ng mga nilikha, para sa lahat ng mga iniibig niya. Kaya nabuhos ang kanyang banal na dugo sa akin at sa iyo. Dahil yun sa pag-ibig niya, dahil gusto kanya na makasama. Yun ang pinaka-greatest desire ng Lord eh. Na maligtas ka, hindi ka mapahama. Kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para ligtas ka, para safe ka. Di ba gano'n naman tayo kapag meron tayong minamahal? Gusto natin na ligtas siya. Di ba? Parang may ngumingiti. So, next slide is Romans 10:14 to 15. So, sabi dyan, pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang mangangaral? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya isinugo? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasda ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. So paano, 'di ba, ang faith ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Jesus. Pero paano sila makakapakinig kung walang magsasalita, walang magpapahayag? Paano sila magkakaroon ng pananampalataya? Sabi niya, napakagandang pagmasda ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Tayo pala ang pinakamaganda. Tayo pala ang pinakamaganda na nagdadala ng magandang balita o mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Yun pala yung nakakaganda, no? Yung gospel, hindi pala yung gluta. Di ba? Ngayon ko lang din na-realize yun pala. Siyempre gusto ko pumatay mga ganun eh, no, di ba? Pero yun pala yung mas nakakaganda. Ang magdala o mag-share ng gospel ng ating Panginoong Jesus. So, in Romans 1:16, sorry po, nagkamali. Nakulangan ng 1. So sabi dito, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. So wag natin ikahiya dahil ang Diyos namatay nga sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nahiya, di ba? Hindi niya ikinahiya na mamatay para sa akin at para sa iyo.
tapos ikaw mahihiya siya. Tandaan mo kapatid, kapag ikinahiya mo ang Panginoong Jesus, ikakahiya ka rin niya. Hindi ito pananakot, pero ito yung katotohanan. Binigay niya na lahat eh. Ano pa ba yung hinahanap mo? Ano pa ba yung naiisip mo na kulang sa ginawa ng ating Panginoong Jesus? Ibinigay niya na yung buhay niya para sa atin. So ganun din naman yung buhay natin na nagmula sa Kanya, ibigay din natin sa Kanya maging sa iba. Kasi yung pinapahayag natin itong mabuting balita, buhay ito eh. Kaligtasan to ng mga tao na sasampalataya. Life on mission isn't just a task or duty. Rather, it is a lifestyle and a commitment we graciously accept when we accept Jesus. Ang mission, hindi lang siya basta gawain, kundi pamumuhay ito. Ito yung commitment natin sa ating Panginoong Jesus mula nang tinanggap natin siya. Kung bakit tayo nabubuhay, para ibahagi ang buhay. Ibahagi ang buhay at ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus, yung gospel. Yes, palakpakan mo ang ating Panginoon. Salamat Panginoong Jesus sa buhay na iyong inaalay sa amin. So ngayon ba, ano bang response mo? Gusto mo ba maging bahagi ng pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesus? Ngayon na nalaman mo na yung sinasabi dito na gospel ay mayroong parang mas malalim na pinagmula, na ito pala yung puso ng Panginoon, na Lord, ito pala yung puso mo, na hindi lang pala ako yung maligtas, maging yung iba, na gusto mo lahat makasama sa iyong kaharian, na hindi ka lang pala sa akin namatay, maging sa ibang tao. Kaya inaalay ng Panginoong Jesus yung buhay sa atin para tayo man din na tumanggap ng buhay ay alay din natin sa iba. Na ibahagi natin sa iba. So next slide po ito. Last na po ito. So in Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life. And one who is wise wins souls. Yung mga tao na may karunungan, sila yung mga tao na nagnanais, na nagpupursuit sa mga lost soul. Wise ka kapag talagang ninais mo na ibahagi itong Great Commission or maging kabahagi dito sa Great Commission ng ating Panginoong Jesus. Huwag mong ikahiya yung mabuting balita ng ating Panginoong Jesus dahil ito yung kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas sa mga tao na makakarinig. In Isaiah 6:8, ito kapatid, i-check natin yung ating sarili. Ito yung magiging response natin ngayon sa ating Panginoong Jesus. Pagkatapos narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Sumagot ako. Pwede ba na ano, personally, kung gusto mo na sabihin yung susunod na verse, ayan, personally mo yung sabihin ngayon. Pagkatapos narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang susuguin ko? Nagtatanong ang Diyos ngayon. Sino ang susuguin ko? Gusto mo ba na sabihin sa Lord ngayon na, Lord, ako po ito. Check mo. Check your heart. Sino ang lalakad para sa amin? Sino kaya yung hahayo? Sumagot ako. Narito po ako. Ako ang isugo ninyo. Huwag lang natin basta basahin itong response na to kasi kapag sinabi mo ito na, Lord, narito ako, isugo mo ako, asahan mo sa mga susunod na araw, kakausapin ka ng Lord. Nak, di ba ang response mo, narito ako, isusugo kita. Seryoso ang Lord sa tanong niya ngayon.
Sino ang hayo para sa amin? Sino ang isusugo ko? Kasi kapatid, kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus, kasama na rin yun ang pagtanggap sa Great Commission na inuutos niya sa atin. So ngayon, ano yung response mo? Masyadong mabigat siguro sa ngayon yung burden na to. Pero, wala eh, nakikita na natin yung sitwasyon natin sa paligid. Masyado nang magulo. Marami na tayong napapakinggan na mga pangyayari. Kasi lagi nilang nire-relate na, oo, malapit na dumating ang ating Panginoong Hesus. Na-alarma lang. Pero hindi ginagawa yung kanilang parte. Na kung saan may pangit na pangyayari, doon nila masasabi na, Lord, kahabagan niyo po kami. Pero kapag may nagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon, sinasantabi nila. Maraming paraan upang maibahagi natin ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong ngayon, tinatanggap mo ba ito? Maging paalala ito sa atin. Hindi lang tayo nakabase sa habag ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Ito talaga yung mission natin. Ito talaga yung pinaka-purpose natin kung bakit tayo nabubuhay. Ibahagi ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Kasi sa totoo lang, ito yung pinaka-neglected din na gawain. Mga ministry sa simbahan, nakikita natin, oo, lumalago. Tayo personally lumalago sa bawat ministeryo na kinabibilangan natin. Pero yung Great Commission, nagagawa ba natin? Yung pinaka dapat pinapriority natin, nagagawa ba natin? Muli ang tanong ng Panginoon, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Naway ito yung maging response mo, kapatid. Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo ninyo. So Lord, here we are. Send us. Samahan niyo po kami. So ngayong gabi din is aalalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang pag-aalay ng buhay. At muli, isipin natin itong greatest command, the final command ng ating Panginoong Hesus, na humayo ka, ibahagi mo yung mabuting balita, sasamahan kita, hindi ka nag-iisa. So yan, tinatawagan ko po yung ating pastor para pangunahan tayo sa ating pagkumunyay.